ni Bibi at ni Red Nubino. Yan ang kambalang Red at Nubino. Tama ba, Lorne? Para silang ano eh, no? Kambalang Lorne and Red. Grabe po, mga kalingap. Matindi, ano? Ang kambalang Lorne and Red. Lorne TV at saka yung Red Nubino. Maganda sila. Kung sila po ay nagsasalita po sa harap ng kamera. Bilip ako sa kanila, mga kalingat. Ganun dapat ang paggawa video. Hindi yung i-play mo lahat yung videos at wala ka namang ginawa. Hindi ganyan. Maganda yung ganun. Reaction video po. Alright. Hi to Miss Lorne TV, guys. Subscribe and support her. Okay. From me, Basa, the Hungry Suya Wonder. I wish you all the best in life. Thank you! At Lorne TV, mga kalingap ng Lorne TV. Ganun po yan. Magpagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome back to our channel. Ito po ang inyong abang lingkod, Lorne TV. At ito ang inyong abang lingkod, Red Nubino, sa magpagpalang tanghali at magpagpalang gabi po sa ating lahat. Saan man po tayong sulok ng mundo naroon, God bless po sa lahat. Ingat-ingat po. Okay. So guys, ang vlog po natin ngayon, syempre, tatakit po natin yung napakalungkot at napakamasamang balita po nangyari doon sa mag-ina, no? Sa mag-ina, na si Ate Maylin po at saka yung anak na niya, si M. Lloyd, no? At saka sa mga katanungan na ito ba'y sinadya o aksidente. Ano? Opo, napakaraming katanungan po ng ating mga subscriber, no? Pero bago po natin itakal yan at busisiin, syempre. At syempre, kung hindi pa tayo nakasubscribe sa ating channel, pakihit na po ng subscribe button at saka pakihit na rin po ng notification bell para lagi po tayong ma-update sa bawat video natin. Galing! Ayos ah, galing ah. Hyper na hyper si katropang Red. Nakaka-hyper yung driver nito eh. Oo, kasi visit na visit po yan doon sa driver ni ano, no? Yung nag-hitting run. Yung van, no? Yung nag-hitting run kay Ate Maylin. So, umpisa na natin guys, no? Habang mainit na mainit pa si katropang Red, no? Kasi visit nga po siya dito sa driver na to. Kung nadamuho ka. Ano ba naman yan? Nagugulat ako. Sumuko ka na. Hindi aso yung nasagasaan mo, tao. Pambira kang tao ka. Seryoso na po tayo. Totoo po yung kanina pa po yan, mate ang ulo. So guys, no, kung sino ka man pong damuho ka na nakasagi kay Ate Maylin, mabuti na lang nasagi mo lang ha. Salamat ka, nasagi mo lang. Naiiwas niya yung... Napuruan mo yun. Naiiwas niya yung bike niya, no? Dahil kung hindi, talagang papatayin ka ng konsensya mo. Anim na maliliit na bata ang maiiwan nito, no? Mauulila ng lubos. Kasi ulila na po sa tatay itong anim na mga bata na ito. At saka mayroon siyang pahihirapan tao. Sino na naman? Si Jason, mag-aalaga ng anak ni Ate Maylin. Syempre, kukunin natin yung dalawa. Si Macy, tsaka si May. Pero mabuti na lang po talaga guys, no, walang nangyari kay Ate Maylin kasi kawawa po talaga yung mga batang maiiwan po dito. Anim po yung anak nito. Itong kung sino ka man po na damuho ka na nag-hit and run dito sa mag-ina, makonsensya ka, no, tubuan ka ng konsensya, hindi ka sana makatulog sa gabi, no? Balikan mo to habang may chance ka pa, balikan mo sila, humingi ka ng sorry, tapos yung danyos, lahat, sagutin mo. Yan ang gawin mo, magpakatao ka dahil hindi, naku po, Mariosip. Abutan ka ng mabang kamay ng batas, brother. Wala pong sekretong hindi nabubunyag, no? Kung wala man pong CCTV doon sa lugar na yon na pinangyarihan ng aksidente. May CCTV po tayo doon sa taas, no? Yun po ang tandaan nyo. Pag kayo po inabot ng karma, naku po, ewan ko na lang kung ano mangyayari baka sa inyo. Baka madurog yung sasakyan mo na maging convict ka dyan sa loob niya. Oo, kasi guys, sa totoo lang, no, nakawawa yung mag-ina kasi sa totoo lang po, no, ang kwento po pala nito, no, medyo ikwento lang natin ng konti katropang rin. Wala pong nagawa yung si Ate Maylin, no, kasi umuwi po sila. Na-assist lang po sila ni Kalinga Prab the next day na. The next day na po, no.
magkaya nga po magana yung mukha niya eh, no? Kung napansin niyo po, no? Magang magana yung mukha ni Ate Maylin, tapos yung anak po niya, yung sugat po dito sa bumbunan, no? May sugat sa bumbunan eh. Tuyo na. Hindi na raw, hindi raw nakakakain. Hindi na assist, hindi man lang napa-hospital. Hindi man lang nadala ni Ate Maylin yung anak niya tsaka yung sarili niya sa ospital, no? Kasi wala nga, syempre, ano, kapos sa pera, no? Ano pa babayad nila sa ospital? Hindi man lang kayo nahabag. Ginanito nyo yung mag-ina, no? Na, napakahirap lang ng buhay. Nagtitinda lang ng pako, no? Hindi nyo hinintuan. Yung po yun, hindi nyo hinintuan. Sana man lang hinintuan nyo, dinala nyo sa ospital, no? Napakawalang yan itong tao na to. Dumaan ka nga lang sa dahon, tutunog yung sasakyan mo eh. Oo, yung may mga halamang ka nga lang na masagi dyan eh, mararamdaman mo yun eh. Pakaya, tao. Yung diba tayo nga, yung mga bato, nagtatalsikan, tumatalsik doon sa sasakyan, tuk, tumutunog. Yung ulit, pakayang, tuk, gumagano po talaga yung bato. Kunyari, may nadaanan siyang bato, alanganin yung ano, tumatalsik, tumutunog po. Eh, yung pakayang sidecar. Paano yung tunog? Tuk. Pag malaki. Tuk! Bog. Abog. Nilaloko mo ako. Seryoso tayo, usapan natin. Ang gigigil talaga ako dito sa driver na to eh, no? Yung nabangga nyo po, yung sidecar po nila Ate Maylin, mabuti na lang po nga, sabi niya, naiiwas daw niya ng konti, no? Kung hindi daw, nagkataon eh, patay daw sila mag-ina, di ba? Yung anak po, nag-shoot sa Imbornal. Di ba? Kaya po may putok saka may maliit na may bata pa yan. May putok po yung ulo. Baby, baby, oo. Tapos si Ate Maylin, kapapanganak lang po niyan, maliit pa po yung bunso niyan. Naku po, Diyos me, yun, nakakapanginit na naman ang dugo, ano? Grabe naman. Tumataas na naman yung dugo sa ulo. Hindi mo man lang pinigilan kung sino ka man. Sigurado naman, may kasama ka dyan sa sakyan. Kung yung kasama niyan, walang kwentang kasama yan. Ako talaga, nanginginig ako sa inis. Oo. Ito nga, aso. Aso lang pag kami magkasama niyan. Aso. Sabi ko, hintuan mo. Tagal nag-aantay kami. Hanggat hindi umaalis yung aso doon sa harap ng sasakyan, hindi yan aandar. Ang tagal. Naku po, Diyos mio. Ayan, naku tao. Dalawa, mag-ina, bata pa yung isa. Nang gigigil ako sa'yo. Hindi mo man lang hinintuan. Ano ba namang klaseng mga tao ang mundo ngayon? Anong mga klaseng tao meron, no? Tao po yung nabunggo nyo, no? Hindi po yan hayop. Kahit nga hayop, mabunggo, dapat inihintuan. Dapat inihintuan yung... Ay, naku, nakakapanginit ka po ng ulo. Sana po, kung may hanggat may chance po kayo, eh, balikan nyo po yung mag-ina. Kasi, for sure, may... Siyempre, may investigasyon na lalabas dyan, eh, no? Wala man po CCTV doon sa area na yun, kung anong oras nangyari yun. Eh, doon sa mga ibang lugar po, for sure, dadaan po kayo doon. At makikita kayo. Kasi, na ano eh, na... kumbaga na-describe nung mag-ina yung itsura nung sasakyan niya, di ba? Na-describe niya lang. At saka natandaan ko kayo. At saka yung ano, at saka ano po, yung kasi magkasalubungan daw yan eh. Yung kotse po na kulay pula daw, no? Baka po kung nakakapanood po kayo, ito pong kotse kulay pula daw na nakasalubungan itong van na to, yung nakasanggi kala Ate Maylin. Ah, baka pwede nyo pong may i-report din, no? O may, baka may dashcam. O baka may dashcam po itong kotse na to na kulay pula, no? Makipag, ano po kayo, makipag coordinate po kayo sa kinakaukulan. Kasi kawawa po talaga itong mag-iina na to. Naku po, bagong byuda lang po, anim po ang anak nito, mga maliliit pa, no? Baby pa po yung bunso, no? Kawawa po talaga, kawawa. Ako, awang-awa po talaga ako sa itsura ni Ate Maylin. And yung, the fact na na-assist po sila eh, pang second day na po, ano? Nakakaawa po talaga. Paano kung... Hindi po niya napagamot yung sarili niya, tsaka yung anak niya, no? Tapos nahihilo daw siya, syempre, no? Nabangga kay, lumubo po yung mukha ni, ano? Ni Ate Maylin, talagang namag... Oo, kawawa nga yung, di ba, namagana? Ako, awang-awa kasi talagang... mag-aalaga po ito ng mga anak, di ba? Nakakaawa po talaga. Tapos sobrang... Hindi ho kasi kaagad na agapan. Kumbaga, hindi sila nabigyan ng first aid. Diba? Hindi nabigyan eh. Naawa ako doon sa bata kasi yung sugat po niya natuyo na. Yung sa ulo niya na sugat niya natuyo na. Hindi na siya fresh na sugat eh. Kasi tuyo na po talaga kung mapapanood niyo po yung vlog ni Kalinga Prab, no? Akala ko nga nung una may tahi eh. Hindi pala tahi yun. Natuyo na. Dahil pang ilang araw na. Pang ilang araw na bago sila nadala sa ospital. At kung hindi pa na-info si Kalinga Prab, eh... Kasi parang minessage yata si Kalinga Prab, tapos hindi yata nabasa kaagad. The next
next day po nabasa, no? Tsaka kaya sila the next day na na-assist, no? Nadala sa ospital. Pero ganun pa man po, napaka mabuti pong, mabuti po talaga nitong ni Kalinga Prab, no? Tsaka ni Kuya Bal Santos, no? Kasi ang tinulungan po, no? Pina-CT scan, diba? Pina-stay doon na, pinilit pa niya, no? Si Ate Maylin, pinilit pa niya na ma-confine kasi ayaw nga daw po ni Ate Maylin ma-confine. So, pinilit pa niya talaga na magpa-confine, magpa-CT scan. Sinuwero siya kasi in-antibiotic siya. Tapos si M. Lloyd, eh, inuwi niya muna sa bahay nila, no? Inuwi niya muna doon. Dito niyo po makikita, guys, kung gaano kabusilak yung puso nito mag-ama na to. Kaya ang dugo po talaga nitong dalawang to, eh, nananalaytay po talaga ang kabutihan, no? Kaya saludo po kami nito kay Kalinga Prab at saka kay Kuya Bal Santos Matumang, no? Pagpalain po kayo sa mga gawain ganyan. Oo. At saka yung mga nagtatangka po na para sirain ang si Kuya Bal, ang inyong pangalan, ang inyong inumpisahan, may, di sila magtatagumpay. Oh, tsaka hindi naman papayag ang nasa taas. Oo, para magtagumpay ang ating, ng paraan ng ang ating Panginoon po na nasa taas ay hindi po papayag para kayo po ipabaksak sa kanila, no? Tsaka ito nga po, no, yung maraming nagtatanong po, no, na ating mga subscriber, no, ano daw po ba itong nangyayari ngayon, no? Dito kay Team Kalingap, no, kay Kuya Bal, kasi lahat po ng kanilang mga tinutulungan ay nagkakaproblema, no. Unang-una yung nangyari kay Lola Damiana ng aksidente. Tapos sinira yung bahay ni Franklin, no, at may mga lumabas na mga issue, no, itong mga sponsor niya na tinitira si Kuya Bal. Tapos ngayon lumabas si yung bahay nila Tatay Francisco ay hindi itutuloy, no. Pangkahuli-huli ang tong. Ito ngayon kay Ate Maylin, no, na na-hit and run siya, no, kasi ang dami pong lumalabas na mga spekulasyon ng ating mga subscriber po ngayon na nagko-comment, no. Baka ano daw po ba to? Connect daw ito. Oo, ano daw po ba to? Connect the dot daw po ba to? Connect the dot. Ano daw po ba tong nangyayari ngayon, no, sa Team Kalingap na lahat po eh parang may may sumasabotahe po talaga, eh, no? Kasi 'di ba si Ate Maylin nga eh, hindi pumayag dati, no, na magpa-interview, no. Tapos ngayon nangyari sa kanila tong hit and run. So, ganun pa man po, hindi natin pwedeng bigyan ng conclusion na ganyan. Hindi naman natin sinasabing ganun, no. Ito po eh mga komento, mga spekulasyon at mga komento ng ating mga subscriber na at nagmamahal kila Kuya Bal, no. So ang sa atin lang po dito eh siguro ipaubaya po natin to sa mga kapulisan na nag-iimbestiga, no. Kung ito po talaga ay makukonek na dot nila, no? Kung isa lang po yung ugat nito. So, may darating po tayong mga conclusion o ano tawag doon, yung final na ano, na sa investigasyon, no? Na may mga investigasyon na gagawin po dyan. Hindi naman po papayag si Kuya Bal na ganun-ganun lang yun, no? So, ayun guys, no? Siguro ang dapat po natin gawin ngayon ay pagdasal po si Ate Maylin, no? Na maka-recover kaagad. Kasi may mga anak po kasi itong maliliit. Siya po ang inaasahan, yung pagtitinda, paglalako ng tako ang kanilang kinakabuhay. So, yun. And, syempre, pag-pray din natin si Kuya Bal na sana ma-overcome po niya itong lahat na nangyayari po ngayon sa kanilang operasyon, no? Yung Team Kalingap. So, yun po, no, gabayan po natin sila ng panalangin at sana po ay hindi po sila pabayaan ng nasa taas natin, no. And syempre, magbabasa po muna tayo ng ating take-out, no, ang ating word for today, no, syempre yung ating learning sa lahat ng pangyayari po ito. Ang sabi po nito ng ating Tito Eric Celorio, no, syempre, ang ating supplier ng ating word of wisdom, Tito Eric, hello. Tito Eric, at syempre, gusto ko lang munang i-shout out din yung kanyang pamangkin, no. Sino yun? Oo, kasi hindi ko alam yung pamangkin pala ni Tito Eric, eh subscriber pala natin, no. So nagulat daw siya na yung kanyang pamangkin daw eh nagsabi. Pamangkin, yung niece ni Tito Eric Celorio, no, na atin po palang subscriber, no. Okay, shout out, mega love shout out sa iyo, Sharon De La Paz na ng Pasig po, na pamangkin ng ating Tito Eric Celorio, no, ating supplier ng Word of Wisdom. So Sharon De La Paz, thank you. Hello. For subscribing, Sharon. No. And thank you for watching always. God bless. Okay, God bless and keep safe, Sharon. Keep safe. And then syempre ito basahin natin yung sinuplay sa atin ni Tito Eric, sabi niya. It's nice to be important.
But it's more important to be nice. Oh. Napakasimple, di ba? Mm. So sabi niya nga po dito eh, oo, oh, okay yung importante ka. Importante kang tao, importante kang bagay, o ano pa man. Oh. Pero mas importante maging mabait maging, ka, o maging nice ka, maging mabuti kang tao. Ka, oh. Di ba? Mas maganda ang mas maging mabuting tao kaysa maging importante kang tao. Mm. Di ba? Okay, ganun kasimple guys, no? Kaya dito sa mga gustong pabaksakin si Kuya Bal, no? Dito sa gumagawa ng demolition job na to kay Kuya Bal. Eh ito po, pakinggan nyo po ito. Mas importante po maging mabuting tao, no? Hindi po, wala pong bearing yan kung kayo po ay importanteng tao. Pero kung di ka naman po mabuting tao, eh wala pa rin po. Mas importante yung maging mabuting tao. So doon po sa nakabangga pa rin po, dito kay Ate Maylene at sa anak ni Ate Maylene. Eh please lang po, eh sumuko na po kayo o humingi po kayo ng dispensa at sagutin nyo po yung mga... Ano tawag doon yung na gastos, pananagutan po nyo, no? I-ano nyo po yun. Sagutin po nyo. Mm. Ibalik. Diba? Ibalik nyo. I-acknowledge nyo yung mga kasalanan nyo. Mm. Okay, syempre mag-shoutout po muna tayo, no? Unang-una po kay Ate Mel's Vlog. Sabi po ni Ate Mel's Vlog, no? Shoutout po Ate Mel's Vlog. Sabi po niya, baka may sumulot dyan na wag nang ipatuloy. Dapat kasi nung una pa para hindi naman nasayang ang gastos. Malapit sa bahay ni, na ano? Nga matapos yung bahay sa kasasabihin ipatigil. Parang kay Tatay Francisco. Oh, ito po yung mga comment po do sa kahapon po natin vlog, no? Doon kay Tatay Francisco. Sabi ni Ma'am Violeta Guston, di ba ang Timberland ay sa gobyerno? Pwede naman sigurong apply yan sa DNR. Mabuti pa siguro humingi kayo ng tulong sa DNR para matuloy ang pagpapatayo ng bahay ni Tatay Francisco. Thank you. Okay. And then si Ma'am Lolita Palona, sabi po niya, may naiinggit lang yan sa... may mga naiinggit lang yan na mga tao. Sabi niya. Kaya daw siguro ginagano si Kuya Bal, no? And then sabi ni Ma'am Heldelisa, Heldelisa Brin, baka na under the table yung kapitan dyan. Nang may mga kalaban ni Kuya Bal, wawa naman matatanda. Yung babae pa naman yan kagagaling. Paano yan gagaling? Yung babaeng si Nanay Esmeralda daw. Paano yan gagaling? Malamig yung higaan. Unting awa naman po sana. And then si NRU. Sabi niya, from Montreal, Canada, lagi akong nanonood sa inyong mag-sweet. Okay, sabi niya, NRU, idol ko kayong mag-sweet na yan. Proud ako sa kanila dahil binabati ko sila ang mali. Thanks kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, lalo na sa mag-sweet. God bless. Thank you po. And then, ito po si Ma'am Leonida Esta. Sabi niya, good morning Ate Lorny. Sa panganiba, nagtatrabaho ang asawa ko sa agrarian ng Patsnim. Kami ng kahoy. Ah, pataniman. Kami ng kahoy. Pataniman. Bakit? Kami ng kahoy. Bakit napakaraming bahay dyan sa loob ng gubat? Kaya namimera lang yan si Kapitan. Okay. Diba? Ito, galing ito sa Panganiban. Ano po? Leonida Esta, taga Panganiban po. Okay. And then to si July, sabi niya, marami talaga ang mga tao na sisirain ng iba para lang makaangat sila. Pero di nila alam ang kasikatan na nagsisimula sa masama, di nagtatagal, lalagapak din sila. Tama naman po. And then ito si The Windmills. Natanda mo ba yun? Yung sinabi ko sa'yo na parang kahapon na vlog natin, sabi ko parang sila Ate Merito, The Windmills. Baka gumawa na siya. Oo, sila pala to. So ito sabi ni The Windmills po. Please guys, support yung natin. The Windmills. No? Siguro bagong gawa pa lang po nila to, wala pa sila masyadong subscriber. Eh, wala pa silang video. Pero paka-support po, sabi po ni The Windmills. To Ma'am Sonia ng Japan, arigato. Ogede sa suka. Ano yan? Ogenki desuka. Sabi niya, tama po kayo, may sa message nyo kay Red, na napakasarap panoorin ang mga vloggers po, kagaya nila ka Lorny at ka Red, na yung pagkagaling mo sa trabaho, chillax tayo, napapanood sila, and good to know that their both channels subscribers are growing pretty well. Sewa o suru Ma'am Sonia from me, Mary, sa England po. Again, to ka Lorny and Red,
God bless you both. And before anything else, I'm wishing you all the happiness possible ka, Lorny, on your birthday. Oh. Wow. Thank you, Ate Mary. Naalala niyo yung birthday ko bukas. Bukas pa po, ma'am, yung birthday natin. Ingat, stay safe from Ate Mary and family. Thank you so much, Ate Mary. Grace Windmill po, no? At dahil dyan, binati ka ni Ate Mary, baka i-date na lang kita mamaya. Wow. Naalala ko yung birthday mo. Tingnan mo, kung di pa pinaalala ni Ate Mary yung birthday ko bukas, di mo pala maaalala. Date na nga lang kita. Ibig sabihin, nakalimutan mo talaga birthday ko bukas. Pinaalala lang ni... Pinaalala lang ni Ate Mary. Sarap salamat po, Ate Mary. Ang sarap pupukin dito ng cellphone, guys, no? Nakalimutan yung birthday ko. So, Ate Mary, thank you so much, no? And sa ano po sa ating mga subscriber diyan, paki-support po yung channel ni Ate Mary and yung mga anak niya po to, The Windmills. Ang ganda ng channel mo, Ate Mary. Palaganapin mo to, The Windmills. Okay, thank you so much. Ikaw na, tatampo ko sa iyo, nakalimutan mo birthday ko. Salamat po, Ate Mary, napaalala. Kung di pa napaalala ni Ate Mary, no, nakalimutan niya talaga. Okay. And then sabi ni Ma'am Rita Dichoso, sabi niya, tama kayo, Red at Lorny, may under the table yan, si Cap, dun sa bahay ni Nanay ni Nita, hindi kayang sikmurain ang mga lagay-lagay. Pero yung sa lugar ni Tatay Francisco is for the money ang batas, kagigil. Kung ako masusunod dyan sa mga munisipyo, sa mga sangay ng gobyerno, ano po, ipapaalis ko lahat ng lamesa dyan eh. Para wala yung under para the table. Para maiwasan yung under the table. Diba? Patawa ka talaga. Lahat ng empleyado nakatayo. Para wala under the table. Walang under the table. Maiwasan po yung under the table na yun. Eh, paano kung ano under the pocket na nakatayo? Adi, wala rin pantalon. Patahi lahat ng bulsa. O kaya tanggal ang pantalon. Walang bulsa. Papasok, walang pantalon. Ano lang? Walang ano, PPE lang, PPE, mas walang bulsa. No. Okay, ayos ka talaga. Para maiwasan ang korupsyon. Tama, totoo po yan, no? Kasi guys, sa totoo lang, meron po tayong may mga ganyang policy po sa ibang bansa, no? Diba? Yung mga factory worker, yung mga damit po talaga, uniform nila, walang bulsa. Walang bulsa. No? Kasi nga doon, iniiwasan yung mga nag-uuwi, ano? So, alam mo na mga Pilipino, mapamaraan, kahit walang bulsa yan, ipit-ipit, diba? Mas maganda lang kung nakakalsonsilyo. Nakakalsonsilyo lang? Grabe ka naman. Tapos yung barong, silag. Transparent. Transparent para makita kung may nakasingin. May mga nakas... Diba? Maiwasan ang korupsyon. Okay, and then ito, sabi ni Ma'am, Aimee, how the shell? God bless Miss Lorny and Red. I love watching you guys. Thank you na sa pag-umpisa ninyo ay kasama ako. Watching you from Texas. Ah, okay. So, thank you daw na nung nag-uumpisa pa lang daw tayo, kasama natin siya. Watching you from Texas. Thank you, Ma'am Aimee. Thank you so much po. No? Parang si Sir Steven Carson to, eh, no? Maliit pa lang yung channel namin, eh, subscriber na natin siya. Thank you so much, Ma'am Aimee of Texas. Thank you po. And then, okay. Nandun na lang po, no, guys. No? And syempre, hindi natin nakakalimutan ang ating mga Lorny TV Golden Family, no? Sa pangunguna ng ating Nanay Sonia. Hello, Nanay Sonia. Ngayon ko lang nakita yung message nyo kasi nagloko yung cellphone ko. Oh, nagloloko kasi yung cellphone namin kasi nga yung messenger po nagloloko. Kasi dalawa na po eh, yung sa channel at sa messenger. Okay, sa si Nanay Sonia, syempre yung kanyang apat na anak. At yung dumalaw sa kanya. Lima yung anak niya. Ipo-post natin yung picture dito ni Ma'am Arlene. Ani yung mga anak niya. Ni Nanay Sonia. Oh. Si Ma'am Agnes. Eva. Arlene, Cheryl, Lorny, and Red. Wow. Diba? Okay. Si Arlene na dito. Ang ganda-ganda ni Arlene. Hello po, Mami Sonia and Arlene. Dinalaw niya si Mami niya. Ang ganda-ganda ng anak ni Mami Sonia. Maganda rin si Nanay Sonia. Oh, maganda kasi si Mami. Fashionista. And syempre, no? Syempre, ang ating pambansang nanay. Nanay Oring ng UK. Nay, ingat-ingat po kayo lagi. Kung tayo dyan, ay may mami, meron tayong nanay. Meron tayong nanay. Okay. Nanay Oring. Ang ating nanay,
na batang-bata, na halos kasing edad lang natin kung titingnan. Ang pinakamabait na nanay sa UK. Okay. Ay nagngangalang si Nanay Auring. Mm. Diba? Okay. Pinagandaan mo talaga. Okay. And then, syempre, si Ate Mary Grace. Ating kapatid. Kung tayo may nanay, may mami, mayroon tayong ate. Kaya nga dumami yung ating mga nanay at mga kapatid. No? And then, syempre, yung ating teacher, si Ma'am Zinaida Bernabe. Mm. Si Ma'am Mirita Bartels, Ma'am Edna Marquez, Ma'am Nena Velasquez, Ma'am Rosie Dolores Reyes ng Italy, syempre si Sir Eric Celorio, diba? And si syempre si Sir Steven Carson. Naging Steven na naman. Ba't magkaiba yung tunog natin? Ulit niya. Sige sa'yo, ikaw mauna. Sir Steven Carson. Sir Steven, parang nagaya na ako sa'yo. Ano ba? Si Sir Steven Carson. Ah, Steven pala. Pagsabay tayo, no? Iba yung... Iba, nagra-rhyme. Sir Steven ka, ako Steven. Sir... Attention, I'm sorry. Sir Steven. Sir Steven, ha? Sir Steven. Because my your diction, tongue. My diction is... your tongue is not straight. But she love more my tongue. Not straight. That's very straight. Very ano, very matigas. Mm. Okay. Diyan niya ako minahal sa matigas na dila. Sir Eric Celorio, syempre. And then, Sir Buji Buji, ma'am, ating, syempre, ma'am, ang ating madam principal, Jen Carol. Sir Baltasar Isita, ang ating panlasang nanay. And then, ma'am Leticia Buencamino, ma'am Jackie Corrales, ma'am Nita G., Ma'am Alice Amanca, Ma'am Jovita Gibson, and speaking of Ma'am Jovita Gibson. Hello. Hello Ma'am Jovita Gibson ng Canada. And please guys, no, pa-support po ito, no, ilalagay natin dito. Si Raymond Salgado. And kasama po kasi siya guys doon sa Toyota Searchlight, no, na singing contest po. Napakagaling po, guys. Napakagaling pong kumanta nitong ni Sir Raymond Salgado po. Nakita ko po, ang galing. Ay, sobra po. Check nyo po yung YouTube channel niya and pa-subscribe na rin po sa YouTube channel niya para mapakinggan nyo po lahat ng kanta niya. Ang galing-galing po ng mga rendition niya po ng mga kanta. Tsaka mga pambabaeng kanta kinakanta niya. O, ang lamig po ng boses, no? Sobra. Ang galing-galing po ni Sir Raymond Salgado. Please support po. Ilalagay din po namin yung link dito, nitong Toyota Searchlight, no? Pwede po kayong bumoto kasi all over the world naman po yung pagboto nito, no? Pakisupport yung ating kababayang Pilipino na napakagaling po kumanta. Isa na namang Pilipino magtatayo ng bandera sa Canada. Oo, ano to, proud Pilipino po tayo dito kay Sir Raymond Salgado. Napakagaling pong singer. And then, dito po lalagay natin yung ating link para doon sa pagboto. Guys, last day po tomorrow, no, ng pagboto. Pakiboto po natin si Raymond Salgado. Meron pong ano doon, ikiklik nyo lang po yung pangalan, no, hanapin yung pangalan niya. Tapos may choices po doon kung territory or province. Ang ilalagay po natin is province. Okay? So guys, dito po lalagay po natin yan. Thank you so much, Ma'am Jovita, for siya po kasi nag-introduce sa amin dito kay Raymond Salgado. Napakagaling po, napuntahan ko po yung YouTube. Ang galing-galing po talaga niyang singer. Sobra po. Ito nga po si Katropang Red, natutulog to. Pinlay ko yung kanta. Pero tulog yan kanina, na-play ko yung kanta. Nagising. Na naginip ako, kala ko... Nasa langit na doon siya. Nasa langit. Ang galing. Maluha-luha ako doon sa kanta niya. Doon sa kanta niya. Check niyo yung YouTube channel niya, guys. Ang galing po talaga niya. Nasabayan ako nung panaginip, halos maluhalo ako. Nakala doon niya, nasa langit na siya eh. Kaling. And then, syempre, si Sir Jerome, si ang ating mga housemate, kay Kuya Miel. Kuya Miel. Si kapatid na Lynn Moore, Michael Flores, Maribeth Bechay. O ito. Yam Ortiz. Ayan, ang galing na. Yam Ortiz. Dating Ortiz. And then, Rosemary Kerber. Si Sir Joey Tapi. And then, si Ma'am Julieta Chua, Ma'am Pe Arieta, Ma'am Rosalinda Agas, si Ma'am Abuting, syempre, and then, syempre, si Ma'am Ankamkam. Okay, and then, pahabol ko rin si Sir Jack Astor, tsaka yung tusan niya. Nakalimutan ko yung pangalan tusan niya. Hello, Sir Jack Hello. Astor. And then, syempre, guys, hanggang doon na lang, no? At lagi po natin sinasabi at then of our video, syempre. Spread love. Bye.